Welcome to Adventist Med Facebook Live. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam niyo po, sa araw na ito ay talagang sisimulan natin ang panibagong mga topic dahil alam niyo ba na ang buwan ng Hulyo ay Nutrition Month. Kaya sa pasimula, we are so privileged dahil ang makakasama natin today ay ang Head Dietitian ng Adventist Medical Center Manila at nagmamanage ng Healthy Bites Restaurant and Catering Services, walang iba kundi si Ma'am Arlene Corpus! Hello. Good morning po sa inyong lahat! Ayan! Good lady, good morning! Okay, so bago po tayo magpatuloy, bago tayo mag-start, ano, mag-pray po muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo sa amin na may kalusugan at kalakasan. Nawa, Panginoon, samahan niyo kami, lalo na po ang aming mga viewers, saan man sila naroon, upang ang aming matututunan ay amin pong may apply habang naghihintay sa iyo. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ma'am Arlene, so yes. July is Nutrition Month. No? Every year yan. Yes, every year ito ay isang buwan na idineklara at talagang itinalaga upang mapaalalahanan ang lahat na maging malusog. Diba? Awareness. So, ano po ang theme natin sa buwan na to? Yes. Ngayon 2020, ngayon July month, na Nutrition Month ay Batang Pinoy, Sana Tol, Iwas Tanting, Sama All. Since COVID po ngayon, sinama na rin po ng ang team na Iwas All din sa COVID-19. Pinag-isa na po. Ano? Tama kasi yan. Related naman po ang sa nutrition ang pandemic. At saka paulit-ulit nating sinasabi sa mga viewers natin na yung nutrition ay napakalaki talaga ng kumbaga ng impact. Yes. Sa immune system. At yung immune system, sobrang importante yan eh. Para maiwasan natin ang COVID. Okay, ma'am, excited na ako sa mga isi-share mo sa araw na ito. Ito yung ginagawa ng government or yung plano ng National government. National Nutrition Council. Okay. So, mga viewers, i-report ko sa inyo kung ano mga proyekto or programa ng government para maging aware po tayo na meron ang government ay very concerned sa ating nutrition. Yes. Ayan. So, kailangan po natin alamin kung bakit po nagkaroon ng ganitong theme. Ayan. So, tingnan po natin. Did you know that the Nutrition Month logo represents the goal of having taller children? Ayan. So, ang goal po natin ngayon ay tumaas sa tao. May pag-asa pa ba kami dyan? Iba kung isan, nag-heels na lang, ano. O kaya, ano, nag-straight. Kulyari, matangkad, pero actually, ano, kulang sa height. So, ito talaga, ma'am, ay, ano, ang may pag-asa pa dito ay yung mga bata pa. Yes. Kaya po, nakita nyo yung itsura ng logo, ano. So, doon sa ruled arrow daw po, yun po ang nagre-represent ng height. And this is nurtured by proper care and nutrition. Yung po nakaganoon doon sa ating logo po ay mayroong in charge po tayo dyan, mga adults. Kasi ang mga bata po, hindi naman nila kayang, ano po, gawa ng paraan ng kanila nutrition, ano po. Kundi tayo ang magbibigay sa kanila eh. Yes. So, kung titignan po natin, we focus on the first 1,000 days. Yung po mga batang tatlong kulay po na yun. Yun po, tayo po ang mga ngalaga. So, may responsibility days, ma'am, po tayo. 1,000 days is like nasa 3 years old. So, mula pagkaanak hanggang 2 years old. Yung crucial. Okay. Crucial years. Ayan. So, sa sangayon po sa nutrition, National Nutrition Council, dito po yung policy and coordinating agency on nutrition, this year daw po, the focus is to address child stunting. Yung po ang kanilang concern ngayon. Ma'am, ano ba yung stunting, ma'am? Medyo kasi, yung stunt, parang nakikita ko sa movie, mga stuntman. Pero, ano ba tong stunting na to? Ito ba yung, ang tawag doon? Bansot sa Tagalog. Ah, pagkabansot. Ewan po sa ibang, ano, dialect. Okay. Ah, pandak. Ah. Ayan. Pandak. Yun. Sabihin, nasa edad ka na, pero but cute ka pa rin. Yeah. Ah, magandang term yan, ah, yes. Cute pa rin. O, para naman medyo positive yes. Ang dating, ano so, po. So, meron ka pala sanang pag-asa na medyo, ano ka,
matangkad ka, kaya lang dahil sa nutrition, medyo naging cute. Okay. Sige. Tempo yan. So, ito pong theme na to ay nag-express sa hope ng Pilipino, especially sa ating pamilya, na magkaroon ng ang children natin ay maatin yung talagang full potential ng right growth. Yes. Yung pagtaas tama. Kasi akala po ng iba na basta Asian ka, punggo ka. Mm-hmm. Ay, bansot ka. Pero hindi po yun eh. Sa research, hindi po yun na determine. Kundi talaga sa proper nutrition. Okay. Yan. So, pero may something po tayo, di po ba? Kasi pandemic ngayon. So, ang sabi po ay, iwas all din sa COVID-19. So, considering the pandemic and the community quarantine is still in effect, it becomes more important to ensure nutrition among Filipinos to improve resilience against disease. Kailangan po natin may pandepensa sa infection. Yes. Okay. And minimize the long-term effect of malnutrition. So, pag hindi natin naagapan ngayon, magsasuffer tayo in later years. Tama po. Kaya, isinama talaga ito. So, ano daw po yung tinatanong mo kanina yung stunting? Yes. Ikaw nga magbasa? Okay, sabi dito, ano nga ba itong stunting na to? Okay, pakita po natin itong slide, ano? Sabi dito, ang stunting o pagkabansot ay isang kondisyon kung saan hindi angkop ang tangkad o taas ng isang bata para sa kanyang edad. Hindi naabot ang buong potensyal ng paglaki. Ang batang stunted ay maaring hindi ganap ang pagka-develop ng kanyang utak. Kung kaya't nahihirapan siyang intindihin ang kanyang mga aralin, ayun, kasi hindi lang pala tangkad, kundi pati yung mental, ano? Maaari din magdulot ng pagiging sakitin, pagkakaroon ng impeksyon gawa ng mahinang immune system, at kung mapapabayaan ay maaring, aba, ikamatay ng bata. Yes, kaya po ang mataas ang death rate sa mga babies up to 2 years old, up to 5 years old. Yun po yung mga crucial age. Ayan. So, fast facts lang po. Yun po, na kita po dito sa child standing in the Philippines noong 2015 po ay inaabot po lang 3.78 million na below under 5 years old ang stunted. So, basahin mo nga ano po yung definition ng stunting, wasting, and underweight. Ayan. Ayan, sabi ang stunting, low height for age. Ang wasting, low weight for height. Sabihin, ang tamay taas mo, pero slim o kumap na kayaya. Ang underweight naman po ay low weight for age. Ayan, tamang edad mo, pero bakit mababa ang timbang mo? Oh. Ayan. So, kinumpare daw po dito yung prevalence mula noong 1993 to 2015, talagang parang hindi po mababa. Malapit sila. So, yun talaga ang concern ng government kung paano ma-address itong stunting kasi nasa crucial age yon. Yes. At yung effect noon, lifetime. Mm-hmm. Pag malagpasan mo yung age na yon. Alam niyo, ma'am, itong habang dinidiscuss mo itong stunting, bigla ko naisip, kung pala pangarap mo na maging, halimbawa, yung flight stewardess o kaya gusto mo maging fireman, ganyan, eh syempre, mawawala na yung ano na yun kasi hindi ka aabot dun sa height requirement. No, sana pala maaabot mo yung pangarap na yun kung sa first 1,000 days naging maayos ang nutrition mo. Sabi dito, yung wealth o yung financial standing mo hindi pala exempted para yung maging anak mo ay stunted. Sa ngayon po sa research daw po noong 2013 and 2015, pag daw yung poorest, ano po, basahin mo nga ay dyan, sa baba. Sabi dito, poorest, 45. At compare po noong 2015 ay 49. Pero sa Philippines po, 30. And 33. Anong ibig sabihin yan, ma'am? Ibig sabihin po, kahit mayamang ka at mahirap, meron din pa lang nadidevelop na anak na stunted. Mm-hmm. So, kulang sa information. Ah. Kulang sa education. Yes. Ayun, hindi porke may kaya ka, knowledgeable ka kung paano i-manage ang iyong anak. Mm-hmm. So, education pa rin.
Ayan. Pag-educate. Kaya talagang napakaganda na may ganito tayo, Mama, no? Para masabi natin yung mga ganitong importanteng information sa ating viewers. Yes. Kamusta po kayo dyan? Sinong nakaka-relate? Sino dyan ang mga cute? Ah, okay. May bago ang cute. Huwag po kayong makalimot. I-share nyo po ang napaka-importanteng live stream na ito. Ang buwan na ito ay Nutrition Month. Kaya nga naman, alamin po natin kung paano natin maaabot ang full potential ng pagkatol. Alam nyo na, sana all matangkad, di ba? Sige ma'am, diretso po tayo. Okay. So, tinan po natin yung slide. There are different types of childhood malnutrition. Mm-hmm. Yung normal po, yan. Kung wasted ka, low height for height. Low weight for height, mm-hmm. and standard, low height for age, mm-hmm. and underweight, low weight for age. Kaya makikita nyo po sa anak nyo, medyo ma-estimate nyo na po kung saan siyang category. Mm-hmm. Yan. So ito po, magkakaedad po sila na 12 years old, pero kitang-kita naman po yung gap ng height. Oo nga po, yan. Ano? Obvious na obvious po, ano? Ganyan po ang standard na child. Mm-hmm. So ito po daw ang ideal. Kung by age 19 ba, kung makuha mo yung ideal height mo, ito daw po. Ang ideal height daw po, pag 2 years old ka na, kailangan ma-reach nyo daw po yung 80 centimeters. Okay. So po, nasa 3 feet po yan. Okay. So yung pag 5 years old ka na, kailangan po at least ma-range po ng 109 to 110 centimeters. So mga 3'6", mm-hmm. 3 feet and 6 inches. Ayan po. Ngayon po, pag tayo naman ay stunted sa mga bata na below 5 years of age, ayan, ay kung moderate stunting daw po, nasa between 100.7 centimeter to 96.7 centimeter. Pababa po ng pababa, mm-hmm. kasi yung height po. And severe stunting is below 96.1 centimeter. So, sa mga rural health center po, sinusuka talaga siya. Sinusuka yan ang project ng government ngayon. Sa mga babae naman po, ang ideal daw po is 109.4 centimeters. Pero kung moderate to severe stunting po is 99.9 to 95.2 centimeter. Yan. Ang pababa. Mm-hmm. Kaya titingnan nyo naman po sa picture, no? Yung is baba, yung bata po nakaluhod, tapos yung isa po nakatayo. Ano? At pagkaedad lang po yan, yung dalawang yan. Opo, kasi lahat po sila ay below age of high. Wow. Ayan, pakibasa mo nga yung concern ng World Health Organization. Ayun, sabi in 2014, approximately 462 million adults worldwide were underweight. So, low weight for age ang ibig sabihin niyan, while 1.9 billion were either overweight or obese. In 2016, an estimated 155 million children under the age of 5 years were suffering from stunting, low height for age, while 41 million were overweight or obese. Around 45% of deaths among children under 5 years of age are linked to undernutrition, wasting, stunting, and underweight. These mostly occur in low and middle income countries. At the same time, in these same countries, rates of childhood overweight and obesity are rising. So, underweight and overweight ay kinukonsider na kategory ng malnutrition, mm-hmm. malnourished. Ito po kasi ang World Health definition ng malnutrition. Malnutrition refers to deficiency, excesses, or imbalances in a person's intake of energy or nutrients. Ayan. So may dalawang kategory po yan. Yung isa po ay undernutrition, yung po sinabi mo kanina, yes. Ano, ma'am lady, standing underweight, wasting, or lack of nutrients. Pag overweight is another kind of malnutrition. Mm-hmm. Overweight, obesity and diet-related non-communicable diseases. So, kailangan nasa gitna ka. Mm-hmm. Ang ano mo, ideal body weight. O nasa range ka ng ideal body weight. Yes. Ayan. So, hindi mo pwedeng ikategory na pag matabay anak mo, healthy siya. Oh. Yan po ang definition so, ng myth world pala body. Yan, ano, Ma'am Arlene? Mm-hmm. Yung sinasabing
ah, mataba yung anak niya, malusog, hindi pala. Pwede rin palang malusog tingnan, pero malnourished. Kasi kaliliwan po, ang pinaka-simple detection po na kung ang bata po ay tama sa height niya, sa weight niya, sa edad niya, ay pag binuhat niyo po siya na siksik, siksik. Sabi nga, parang ang payat ng batang ito, pero bakit ang bigat-bigat buhatin? Ganun. Ayan. Ganun po. Uh-huh. Yun po yung sinisimplified na approach sa mga mothers po. Okay. Hindi yung, ay, chubby-chubby niyan. Chubby-chubby. Uh-huh. Parang ganun din ako ah. Ayan. So, ngayon po, according to who, stunting is a crisis daw. Mm. Ayan po. Sabi po dyan. Oo nga, WHO po ulit pala ito, yes, no? Yes, kasi siya po talaga ang na mo-monitor sa lahat ng countries po pagdating sa field ng nutrition. Yan. So sabi, childhood stunting is one of the most significant impediments or hindrance to human development, globally affecting approximately 162 million children under the age of 5 years. It is largely an irreversible outcome of inadequate nutrition and repeated bouts of infection during the first 1,000 days of a child's life. So, ibig sabihin, irreversible outcome. Mm-hmm. Kung mahirap-hirap yun, ha? Oo nga. Ibig sabihin, magiging aware tayo na pag lumagpas sila sa certain age, mm-hmm, na hindi siya sila well-nourished, uh-huh, may consequences yun. So, pwede ko palang years tanungin yung magulang ko, ano? Anong pinakain niyo sa akin? Oh. Nung first 1,000 days ko, bakit parang yung mga pinsan ko medyo matatangkad? Oh. Tsaka hindi lang sa matangkad, kundi yung cognitive time, yes, learning. Ayan yung binanggit niyo kanina, ma'am, no? Nung may epekto siya, hindi lang sa tangkad, kundi sa pag-iisip. Yes, oo. Saka may relationship pala yung may infection, yung diseases. Mm-hmm. Nung babies pa, hanggang palaki siya ng palaki, mm-hmm, may epekto yun sa efficiency ng bata pagtanda. Alright. So, ito po ang ini-estimate ng WHO by 2025. Sabi dito, about 127 million children under 5 years will be stunted, assuming that current trends continue. With the COVID-19 pandemic, there is a possibility that more children will be stunted if there are no action in reducing the severity in place. Yeah, kaya ang government natin ngayon, na National Nutrition Council, mm-hmm, yun po talaga ang concern nila. Mm-hmm. Ayan, ma-address agad ito habang kaya pa. Yes. Kasi parang wala nang balikan ito eh. Yes. Once na gano'n na ang bata, yun na rin sa rest of his life. Kaya ngayon pa lang, aware na dapat tayo, yes, pag, especially ang government talaga nag-address sa ganito. So, ano daw po, how does the COVID-19 pandemic affect stunting reduction efforts? Dahil po sa... Ayan, sabi, ayan, community quarantine will disrupt livelihood and employment of people. Ayan, totoo walang, naman. Wala. Oo, so anong ipapakain, di ba? Yes. Limit their access to safe and nutritious foods. Yeah. May 2020 reports 16.7% hunger incidence, which is double that the 8.8% reported in December 2019. So, ilang buwan lang yan? Oo nga po. Oh, ang laki ng ano-ano. Na-doble. Na-doble agad. So, kailangan natin ng ano, ang health system ay ma-address ito para maprotektahan ang mga bata. Nako. So, sabi pa naman po, may OB na nag-lecture sa atin dito, Ma'am Arlene. Mm-hmm. So, about, ano yon? Yung sabi, mga 2 million ba? Mga 2 million yung ipapanganak ngayong darating na 2021. So, sa mga kilala nyo pong buntis dyan, mga kapwa natin Pilipino, kamag-anak, kaibigan, kabarkada po ninyo, please, i-share nyo po itong live stream program na ito dahil ayaw natin na yung mga ipapanganak ng 2021 ay magiging cute. Cute lang. Dapat ay cute na, matangkad, matalino, at malusog pa. Yes, diba? Ayaw natin na ano, right, mabansot, mapandak, at may isa pang term kanina, oh, eh, nalimutan ko na. Well, ano, bansot. Yes. Ayan. But if we do this right, o ba yung palang mga ipapanganak ng 2021, baka sila yung mas matatangkad. Yes. Ah. Oh, may potential. Ayan, yeah, good. Ano, napansin mo, every year talaga medyo conscious ang
Nutrition Council yes sa mga bata. Opo. Yan. So, studying has a grave consequences on individuals and societies both at the short and long term. Mm-hmm. Ayan. Sampo. Sabi, reduced intellectual capacity and poor school performance. Ayan, iba, lagi nag-absent. Mm-hmm. Iba, hindi makapasa-pasa sa grade school. Opo. Yan. Kahit na edad mo ay 10 years old na, pero yung grade 2 ka pa lang din. Mm-hmm. Kasi hindi niya mapasa yung exam or yes. test. Yan, directly affected ang kanilang grade. Yes. So ito daw po, stunted growth represent infant. Pag daw po stunted ang infant 2 to 3 months of age, ayun daw po, yung white matter fibers po ay limited. Mm-hmm. Pag daw po non-stunted infant, full po siya, marami siya yung neurons po niya. Ibig sabihin, ma-reach yung kanyang brain. Yes. Yung po yung layman's term. Kaya sila po ay alert. Yan. Yung IQ po nila mataas. Mm-hmm. Yan. Dahil po sa right development ng kanilang brain during infancy. Wow. Ayan. So sabi po, noong nainiskan daw po yung brain ng mga bata, yung network of fibers is much dense and elaborate in never stunted compared to the stunted infant. Mm-hmm. So ito daw po, yung impaired development ng ating brain daw po ay nagdi-deficit sa mga early child development, schooling, learning outcomes in later life. Mm-hmm. So ibig sabihin, kung ano man yung na-develop ng brain natin during sensitive years, yes. up to 2 years and up to 5 years old, ay yun na talaga. Wala na tayong magagawa pagtanda niya. Ayan. So talagang ang laki pa lang responsibility no sa atin, lalo na sa mga new parents na talagang mabigyan ng tamang nutrisyon ang nanay, ang magulang, at ang baby. Kasi yung first 1,000 years, ang laki pala po ng epekto, 1,000 days. 1,000 years. Yung first 1,000 days, rather, ay napakalaki ng epekto. Yun nga po, yung paulit-ulit nyo sinasabi, for a lifetime. Yes. Oo. Ma'am, alam nyo po, nung ako ay mas bata pa kaysa ngayon, parang umaasa pa ako eh, natatangkad ako. Pero meron pala talagang limit, ano? Kasi may certain age na titigil na yung pagtangkad mo. So, habang bata, dun mo na inatin, kumbaga. binatin mo na yung pagtangkad niya. Okay. So, may contribution daw din sa yung pagkakakitaan ng bata na stunted na pag siya tumanda. Mm-hmm. Sabi dito, stunted children earns 20% less as adult than their non-stunted counterparts. Oh. Dahil mababa ang IQ nila, limited yung kanilang kaalaman. Mm-hmm. So, ma-hire kaya sila ng mga high-end, Ayun. Yun ang mga professionals. Yes. Kasi yung grade school, hindi nila mapasa-pasa eh. So, ang mangyayari, ang magiging contribute nila sa society ay medyo nasa, At saka yung life nila mismo, yung quality of life, kaya talagang importante ito, no? Para maabot yung kanilang full potential. Yes. Yes. Magic word. Mm-hmm. Full potential. Ayan. So, sabi dito, stunted children who have rapid weight gain after 2 years are at a greater risk of becoming overweight or obese in later life. Mm-hmm. Ibig sabihin, after 2 years, tapos bigla kang tumaba, nang tumaba, meron din palang risk factor yun. Mm-hmm. So, yun nakalagay dito sa atin ay coronary heart disease, stroke, tsaka hypertension and diabetes. Mm-hmm. So, hindi porke na lalagpas na nila yung crucial age na yun, tapos bigla silang tumaba na wala silang magiging related problem. Yes. So, dapat talaga monitoring siya. Mm-hmm. Lifestyle. Yes. Kaya nga sa lifestyle means medicine. So, kung mababa daw, short daw ang women, may problema din yung pelvis niya pagpapanganak. So, ang tendency noon, low birth weight din. Mm-hmm. Kasi, sila eh, cute. Cute. Mm-hmm. Kaya may effect din talaga. Opo. So, stunting is a direct cause
for short adult height and low efficiency or speed in later life. Ang government kasi gusto nila ma-achieve ng mga bata ng ating population yung contribution natin sa society, you know? Hindi lang sa ating pamilya, kasi ang healthy population leads to healthy community. Yes. Tapos ang ating bansa ay magiging healthy din. Tama. Positive. Positive ang magiging contribution natin sa ating government. So, itong standing daw po ay may impact sa ating behavioral development. Sabi dito, yung first, showing no interest, and second, anxiety. Mm-hmm. Yeah. Parang related lahat sa mental race, health. Mental health. Opo. And depression and lower self-esteem. Yes. So, parang ano, kasi hanggang doon lang yung kanilang understanding. Mm-hmm. Yan ang mahirap. So, ito ang legislative measures na ginawa ng government. Sabi dito sa Republic Act 11148 or the Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act, in support of the nutrition intervention programs in the first 1,000 days of a child's life, infant and young children 0 to 2 years old. Yan, meron na pala ngayong batas. Ano po? Ito yan. Ito po, kay Senator Grace po. Sabi dito, Kalusugan at Nutrisyon ng Magnanay Act, nagbibigay ng karampatang suporta sa kalusugan at nutrisyon ng nanay at sanggol sa unang 1,000 araw mula sa pagbubuntis ng ina. Ayan, prioridad ang nutrisyon ng mga magbubuntis, buntis at nagpapasusong ina, sanggol at bata. Nagbibigay ng mga nutritional supplement sa mga kababaihan at bata kasama na ang bakuna, deworming, vitamin A drops, iron at food supplement. Oh, so ibig sabihin pag magnanay, yung nagpapa-breastfeed at yes, yung kanyang baby, talagang full of full support ang ating government. So, ito po yung kanilang ano, sang-ayon sa pagsasalisik ay 10 times more ano po, more efficient tayo. Ibig sabihin, makakaiwas tayo sa death rate ng bata pag tayo ay una-una po nag-breastfeed. Yes. Ano ka ba ng mother mo? Opo. Na-breastfed din naman po ako, pero naputol agad eh. Oh. Kasi kapag bumalik sa trabaho, pero ngayon I'm very happy kasi ang dami na pong ways para kahit sa office ka raw, pwede ka na mag-imbak ng gatas. Oh, ano ng government din yan? Yes, yes. And also, ang government ay, di ba tayo sa ating hospital, yung mother, baby, friendly hospital. So, ibig sabihin, ina-acknowledge natin yung ano, exclusive breastfeeding. Mm-hmm. So, pag ganun daw, meron tayong chances na makakatapos daw po ang baby pag fully breastfeed. Oh. Ayan, makakagraduate, maganda ang contribution niya sa society at sa family. So, sang-ayon sa ating ano, World Health. Ayan, sabi po dito, the target part of the World Health Assembly Global Targets for Maternal, Infant, and Young Child Nutrition calls for at least a 50% rate of exclusive breastfeeding by 2025. Yeah. Eh ngayon ay 2020. Yes. Wow, apat na taon na lang. Kaya full force ang government para ma-achieve natin to. Ma'am Arlene, ayan, napapasarap na yung ating kwentuhan at yung pagkaalam natin ng mga information, ano? Lalo na ngayong Nutrition Month. Batiin po natin yung mga nakikinig at nanonood po sa inyo ngayon. Hello po kay Dr. Tuday Enriquez, kay Yats F, parang baliktad, ano? Stay Safe Alpha, yun yung kanyang pangalan sa Facebook. Hello po sa inyo. Jeanette Raynor Rubido, good morning po. Shared to FB friends. Thank you. Thank you so much. Thank you. Good morning, everybody. Watching from Milpitas, California, USA. Luz Valdisco Marquez and Don D. Luz. Hello po. Hello. Ayan, Angelina Patalinghog is watching. Blessed morning from Jo Thorne. Si Dr. Linda Varona, sabi niya. Hi, Doc. No. How can we make a balance between undernourished and overnourished? Sagutin po natin yan mamaya. Okay?
Ma'am Elsa Septimo is watching. Ma'am Ruby Gomez, Lemar Naryakam, watching from Hail, Saudi Arabia. Oh, ang layo ng manunood sa'yo, Mama. Ma'am Marilyn Makasadya, good morning. God bless po sa inyong programa, Adventist Medical Center. Thank you po. Blessed morning from Anjo Tapagnob. Hannah Joy Limhoco, nakakatangkad po ba ang Star Margarine? Vitamin A. Yan ang sabi niya. Ito po, sabi ni Romel Mag-isa, Shalom! Hello, Ma'am Arlene and Miss Lady. We're watching here from Talavera, Nueva Ecija. Oh, hello po. Hello. Ask ko lang po kung may pag-asa pang tumangkad yung kapatid kong lalaki. 18 years old na po siya. Halos 3 months na po siyang umiinom ng vitamins. Ayan, may binanggit pa pong vitamins dito. E-effect pa po kaya? Ano pa po ba ang mapapayo nyo para tumangkad siya? Ayan. So, may mga tanong sa'yo, Ma'am Arlene. Okay, sa pagtangkad, 18 years old na, sa ayon sa guidelines, pwede pa siya tumangkad up to 25 years old. 25? Oo, tatangkad pa ako, Char. Oo, Char. Oo, so, kailangan lang, magkaroon ng healthy lifestyle, yung walang vices, talaga healthy foods, good night sleep, yeah. Yung sleep kasi ano yan eh, nakaka-affect sa growth yan, yes. Sa growth hormone. So, gandahan mo po ang inyong lifestyle. Yan. At siguro madi-discuss din yun sa mga succeeding episodes natin. Yes. Tsaka alam ko si Ma'am Miles ay nag-discuss na ng nutrition in the life stages. Nabanggit na rin niya yun. Ayun, so balikan niyo po yan. Episodes, oo. Huwag po kayo mag-alala dahil ito ay pasimula pa lang. Sabi nga namin, ang buwan ng Hulyo ay talagang nakadedicate para sa nutrition awareness. Kaya lagi nyo pong abangan ang ating mga Facebook Live every 10 a.m. Monday to Friday at iba-iba pong mga nutritionist ang makikita at makikilala po ninyo. Yes. Okay. So, doon sa undernutrition and ano sabi ni Dr. Verona? Paano daw po ba mababalanse yung undernourished and overnourished? Sa bata, unang-una, hindi nila kayang lutuin yung pagkain nila. Mm-hmm. Hindi sila, nagde-decide kung anong bibilhin. Mm-hmm. Unless na napapayagan natin. Opo. So, mag-i-start yan sa parents. Okay. Kailangan talaga ma-educate ang parents kung ano ang dapat kainin ng bata sa ayon sa kanilang age. Tama. Tsaka yung development na kanilang physical activities. Maraming factors kasi siya. So, parents, malaki responsibility natin sa ating mga anak. Ma'am, kayo ang tatangkad ng mga anak nyo, no? Oo. Mataas sa akin. Oo, mas matatangkad po kaysa sa, mas matangkad din kaysa sa akin. Matatangkad ng mga anak ni ma'am. Oo. Mukhang talagang nabantayan mo, ma'am. Iba ka hindi lang 1,000 days, talagang 2,000 days niyo pong binantayan. Oo. Kasi alam, meron kasing guilty feeling na dietitian ka, tapos ang anak mo, yan. Ganoon. So, hindi lang talagang sa dietitian best. Ng mother, kundi sa lahat ng mothers, kailangan malaman ito. At napansin nyo, nationwide na itong ina-address ng ating government program na ito. Kaya, dapat maging aware yung po. Hindi babase yung ating choices po sa ating taste buds kung hindi dun sa nutrition ng pagkain. Napapansin mo kasi, ang karaniwang tanong sa amin pag umibili, masarap ba to? Hindi, wala akong naririnig na masustansya ba to? Ayun. Ayan. Kahit dun sa sa mga fast food, hindi natin, base tayo doon sa masarap. Pero, yung considering doon sa sustansya, parang nale-left out natin siya. Ayun, so another eye-opener ito from our head dietitian, Ma'am Arlene. Kailangan hindi lang masarap, kundi masustansya ang ating kakainin. Yes, yun talagang hahabulin natin kung ano yung benefits ng ating katawan sa kinakain natin. Yun yung po tinatawag na right choices. So, ito po yung breastfeed. Okay. Sabi po dito, pakita po natin sa ating slide. Breastfeed baby in the first 6 months. Why is breastfeeding important? Exclusive breastfeeding provides babies with perfect
nutrition, protection from respiratory infections, diarrheal disease, protection against obesity, and non-communicable diseases. Very perfect ang ginawa ng Panginoon sa atin. Mm-hmm. Yung milk na lang mother para mm-hmm. sa baby ay sapat lang. Mm-hmm. Masustansya sangayon sa kanyang pangangailangan. Wow. Kaya kung ang inyong anak ay talagang fully breastfeed, talagang malayo siya sa obesity. Mm-hmm. Oo. At malayo siya sa infection, mm-hmm. and then maganda ang kanyang resistance. Ayun. Sa infection. Kaya hindi siya pwedeng ismulin. Ibig sabihin, uh-huh. ay maraming excuse sa mga parents ko minsan, pero watch out, meron siyang consequences pag nineglect natin yung mm-hmm. ating gatas ng ina. Kaya ito po yung ano, key nutrients. Marami pa pong ano, mm-hmm. Nutrients ang breast milk, pero mm-hmm. ito po talaga ang nag-highlight sa human milk. Okay. Ang dami po nito, ano? Composition of some of the key nutrients in mature human milk. About 100 ml contains carbohydrates, protein, fat, energy, vitamin C, iron, and calcium. At madami pa pong iba, sabi niyo. Ang kahit kakaunti siya, dense. Mm-hmm. Dense siya. Ibig sabihin, akala mo lang parang tubig, pero actually, handon na lahat. Ayan. Yes. Kaya huwag tayong ma-deceive dun sa minamarket ng iba na mas maganda siyang alternative. Yes. So, nakalagay dito, malnutrition in all its form includes underweight, wasting, stunting, underweight, mm-hmm. Undernutrition. Ito daw po, may bumababa ang ating immunity, mm-hmm. or risk of disease, infectious diseases, at ayan lang po, nawawala ng appetite, ano nutrient po? Absorption, decrease din po. Oh. At tumataas yung calories needed to fight infection. Yes. So, gusto po ba natin yung anak natin ay mapunta sa ganitong cycle? Mahirap po siya. Kaya mm-hmm. po yung ibang mga bata po pa ay nagiging laman na ng ospital. Mm-hmm. No. So, effect din po yan. Maapektuhan po natin yung financial side natin. So, ito po yung mga sakit na pwedeng ma-acquire po ng ating mga babies o ating aba, madami po ito. Oh, ano? Basahin ko po, ma'am. Ayan, sabi dito, prematurity. Ayan, nandyan din yung severe neonatal infections. Measles, malaria, diarrhea, pneumonia. At marami pa pong iba, non-communicable diseases. Yes, oo. Mm-hmm. So, hindi lang natin napapansin na hindi kagaya natin ang depensa natin sa infection o sa ating paligid o sa ating exposure mm-hmm. sa mga sakit. Sa bata, mahina sila. Mm-hmm. Kasi, ano pa sila, nasa development stage pa sila. So, ito po, kung titingnan nyo, doon sa before po, stunted yung bata, pero nung nagpa-breastfeed, mm-hmm. binigyan siya ng mother's milk, cute na siya. O, ibig sabihin, siksik siya. Yes. Talagang... Kitang-kita mo yung pagtaba, no? Kahit sa pisngi lang, oh. Yeah. Malaking factor, no? Opo. Yun lang, ah. Yung ating gatas ng ina lang yan. Yes. Opo. So, mothers, sabi daw po, breastfeeding is mother's natural duty in nurturing the future generation. Yes, so malaki ang responsibility po natin, no, mga ina, mm-hmm. ng tahala at yung suporta ng ama sa ina. Yes. Ayan. So ito pa rin po ang legislative measures na tinatawag na milk code. Ayan, ito yung ina-abide natin dito sa Adventist Med. Mm-hmm. We call it EO51 or the Philippine Milk Code and Republic Act 10028 or the Expanded Breastfeeding Promotion Acts. The Milk Code regulates the marketing and distribution of breast milk substitute, breast milk supplements, and related products. Yes. So, dito sa loob ng hospital, bawal yun, di ba? Yes. No. Talagang pag nanganak po pati dito, talagang tinuturuan na may attachment kagad sa ano, makapag-breastfeed. Para ma-stimulate yung ano, production ng milk. Ayan. So ito yung ating mm-hmm. ating EO51. Yes. Ito po siya.
So at least may knowledge po kayo dyan. Next po, ito naman pong isa, Republic Act 11034 37, masustansyang pagkain para sa batang Pilipino Act. Ito yung feeding program for undernourished children in public daycare or kindergarten and elementary school. Kadaniwan po ito ay nasa public school. Ayan po. Ano na daw po yung law? Kaya ngayon, dito po kasi sa Manila, hindi nyo napapansin, pero pa sa mga Western Visayas area po, ina-apply po ito. Yan, doon sa mga areas na mataas ang ano, stunted children. And then, ayan po sila. Ayan po ang sample. Dito sa picture, kung paano mag-provide ang government po ng program, feeding program sa mga bata sa ating mga probinsya. And then, tinuturuan din po ng gulayan sa paaralang programa. Ibig sabihin po, self-supporting program para po yung sustansya po, hindi pula binibili o yung ating pagkain binibili lang, kundi dapat nagtatanim din tayo. Yes. Kasi po, yung home gardening po ay alam nyo kung ano inilagay doon. Ano po, kung may pesticide or what. Pero po, maganda po yung home gardening. Tinuturuan na rin po ang urban gardening ngayon na ating pamahalaan. Kaya, tryin po natin, parents. Hindi naman po masamang ano, hindi subukan para po sa kapakanan ng ating pamilya sa ating kalusugan. Tama po yan. So, meron din po na program yung tinatawag na For Peace, ano po, para matulungan po ang pamilya sa kanilang financial side at kailangan lang po mag-educate sila para alam kung paano nila gagastusin yung ano ng gobyerno, ayuda. Yan. Ayan po yung mga advantages. Hindi pa tayo kasama dyan. Oo, sa meron siyang category. Ito so, na, ito na, no? What can stakeholders do to support reduce stunting? Pero ma'am, bago po tayo tumuloy-tuloy sa atin pong usapan, eh syempre, batiin ko muna po yung iba pa nating mga viewers. Okay. Ay, meron pala tayong hindi nasagot na tanong kanina, ma'am. Ano yun? Kung totoo daw bang nakakatangkad yung margarine. Nakakatangkad nga ba yon? Ano po sa palagay nyo? Vitamin A? Okay. Kasi ang vitamin C para magkakapatid. Kagaya ng fat-soluble vitamin kasi ang vitamin A. Bukod dyan, may adik vitamin C siya. Vitamin D. Yung pag-vitamin D, nakakatulog din sa growth yan. So, vitamin E, vitamin K. Kailangan magkaroon ka ng balancing pagkain para lahat yan ay ma-enhance yung growth hormone mo. Ayun. So hindi lang ano, A. Dapat talaga variety din. Kumbaga sa ano, as a team sila, yung mga nutrients para ma-promote yung ina-expect mo ma-enhance sa'yo. Okay. Yan. Yung nagtanong nito, kilala ko eh. Matangkad ito. So mukhang naalagaan talaga to ng todo ng 1,000 days. Hello, my friend. Ayan, si Hannah. Okay, hello. So, hello kay Sir Romel Mag-isa, kay Ma'am Leeds Bruel. Thanks daw po, Ma'am Arlene, sa inyo pong thank you po, ano, Ma'am Bruel. Watching from Pura, Tarlac. Nandito po si Ma'am Rose Ulong. Maganda yun, taga-probinsya siya, ma-apply niya yung home gardening. Okay, ito po may tanong. Sabi niya, maraming salamat po sa pagtugon sa aking katanungan. Blessing kayo sa akin sa mga pangkalusugang pantahanan. Wow, ang ganda nung kanyang Tagalog, ano? Patuloy po nawa kayong pagpalain ng ating Panginoon. Love lots. Adventist Med. And hello sa friend ko na nasa US ngayon. Ayan, hello, Riel Romero. Ayan. Okay. So ano daw po, para ma-reduce, masuportahan natin na ma-reduce ang stunting. Ayan. So ito po ang plano ng Philippine Plan of Action for Nutrition. Yan po, number one. Sabi, mothers and family members, visit health center, bring 0 to 23 months old babies monthly. Older children every 3 months for weight and height monitoring. Ayan. Kasi po, minomonitor ng government yung 5 years old and below. Opo. Ayan. Hindi porke okay na kayo ngayon, ay ano, ay okay na yung anak ko. So,
kailangan pa rin po siyang mm-hmm. i-monitor, ma-maximize po yung kanyang yung development. Opo. Ayan. Kaya dapat po sa mga sa probinsya, magpunta po sa inyong health center. Ayan. Ayan. Ano daw po sabi? Okay, sabi naman po dito, may sako naman o wala, breastfeeding pa rin ang best kay baby. Siguruhin, eksklusibong pagpapasuso lamang, walang ibang pagkain o tubig sa unang 6 na buwan. Yes, oo, protocol na yan, ano? Mm-hmm. Kaya lang, nasa sa inyo pa rin po kung susundin nyo yan. Tama. Ayan po. Pero talagang breastfeeding is the best milk. Kahit, di ba, dun sa mga napapanood natin, yun talaga yung sinasabi. Worldwide, yan. Opo. Yan ang advice. Mm-hmm. So, during pandemic daw, pwede ba tayo magpa-breastfeed? Anong sabi po? Okay, sabi po dito, practice good hygiene to prevent and get proper medical care if sick. Breastfeeding during COVID-19. Wash hands with soap and water before and after contact with your child. Use a face mask when feeding or caring for them. And clean or disinfect surface that you touch often. Yeah, so, ibig sabihin, walang exemption. Mm-hmm. No, viewers, walang exemption kahit COVID ngayon, uh-huh. pandemic. Ano kailangan breastfeed pa rin. Yun? Kailangan breastfeed pa rin. Ito kasi, ang pandemic kasi, siguro may period yan. Okay. Pero yung consequences ng ating babies na na-neglect natin, mag-harvest yan. Ako, lifetime naman siya. Opo. So, nakakahinayang. Yes. Ano po, nakakahinayang. So, sabi nga po, bukod sa ano po, breastfeeding, mm-hmm. meron namin po complementary foods. Yan. Okay. Complementary foods na according sa edad. Yes. So, the last dummy, lapot at uri. Yes. Oo. Sangayon po sa edad. Doon po tayo mag-i-introduce ng pagkain. Mm-hmm. Kasi para ready na rin po yung kanyang digestive system. Mm-hmm. So, hindi na po natin mabasahin siya. Yes. So, yun, sa readiness po ng bata. Basta yung pinipinpoint po talaga yung breastfeeding. Ano? Supplementary feeding lang naman po ito. Pero nakakatulong po yun sa development ng growth. Tama. Ayan. So, next po, participate in nutrition and health education classes sa mga mothers. Nako, kayo pa rin ang target. Ano? Kayo pa rin ang target. Tayo pa rin. Eh, wala na kasi ako. Ano, pero, tayo pa rin. Kasi tayo talaga ang directly responsible sa ating mga anak. Mm-hmm. And then also, sabi po ng government, kailangan ma-prevent daw po yung teen pregnancy. Bakit? Mm-hmm. Kasi yung mga batang nanganganak ng maaga na hindi prepared ang katawan mm-hmm. at saka yung mentally preparedness ay kulang din. So may risk din mm-hmm. yung mga batang pinapanganak niya. Mm-hmm. And then para ma-prevent daw po yung teen pregnancy, education pa rin po. At kung wala na tayong magagawa, nanganak na po yung kabataan na underage. Yes. O below po doon sa standard na legal age, ay kailangan pa rin po silang ma-educate. At ang government po kasi ngayon ay parang na rin ko, sinusuportahan na rin yung mm-hmm. single mother. Oh, ano, at certain you. Point. Yan. So, kung gusto niyo po mag-join sa 2020 Nutrition Month Photo Contest, ayan po ang mekanisi. Magkakaroon daw po kayo ng, ayan po yung government, ano, pakulo. Oo nga. 2020 Nutrition Month Photo Contest Mechanics. Ayan, mag-upload ng photo ng mga inisyatibo sa pag-iwas sa stunting, gawing gabay ang Nutrition Month Talking Points. Sumali para sa chansang manalo ng 1,000, tatlong winners ang pipiliin kada linggo. So kung kada linggo, sa buong buwan ng Hulyo, abay, ang daming pwedeng manalo. Yes! So, join po kayo! Ayan, baka po sakaling kayo ay yes, mapili. Mapili. At manalo. Ayan. Na-excite agad yung isang kasama natin dito eh. Oh, why not? Ano uh-huh. po? Pero kailangan daw kasi required may baby. ano? Hindi. So, kayo na pong bahala dyan. Okay. May simple reminder daw po. Mm-hmm. Pakita natin yung sa atin. If you keep good food in your fridge, you will eat good food. Ah, totoo nga naman, ma'am. So, ang choices, nasa parents pa rin. Kung ano yung pipick upin mm-hmm. ng bata sa inyong rep. O yes. Sa inyong
Kasi wala naman siyang ibang makukuha doon. Kung ano lang talaga yung laman, no? Ng ref. Oo. Tama nga naman. Unless lang na mas mananalo ang TV sa yung advertisement sa food, sa parents. So, yun, may problema. Yan. Thank you po. Ayun. Parang nabitin, ano? Nakakabitin po. All Nutrition Month naman ngayon. Yes. So, may mga other slots pa para... Yun ay dahil simula pa lang po yan. Yeah. Ng maraming informasyon na dadalhin namin sa inyo at ang makakasama natin, isa-isahin natin ang ating mga nutritionist dito sa Adventist Medical Center Manila. Yeah. Okay. Balikan ko po ang ating mga viewers para mabati po natin kung saan man sila ngayon nanonood, ano? Marami pong salamat sa inyong lahat. Watching si Ma'am Ferlin Franche. Ayan, isa sa magiging speaker natin yan. Siya po, isa kong kasama. Oo. Dana May Sapuesca Munoz Baldoza. Do growing up children need to drink formula milk? Yun po ang kanyang tanong. Growing up children, kailangan daw po ba ng formula milk? Sa ngayon po, sa advice lang po, yung mga 5 years, 2 years, and below talagang combination po siya lang. 6 months below, 0 to 6 months, breastfeed. Yeah, exclusive po, as much as tapos ano, no? Tapos complement hanggang 2 years. Mm-hmm. Tapos, pagtingin 2 years, up to 5 years, pero siyang ini-introduce. Ang sabi po kasi doon sa mga mothers na may gatas pa, kahit na dalawang taon na ang bata, tuloy pa rin daw. Opo. Tuloy pa rin. Sayang yung ano, yung benefits na mabibigay mo. Wala namang masamang magpa ano, breastfeed kahit nalagpas na taon. Opo. Kaya mas ini-encourage pa rin yung natural po, natural. Ano? Yes. Yun namang mga bottle feeding, yung mga commercialized, kumisang kasi situational siya. Ayan. Ay, halimbawa, may problema ang mother. Yes. Ganon. May concerns about, Thank you very much, ma'am. Alam niyo po, napaka-polite, no, ng pagkasabi ni Ma'am Arlene. Dito po kasi talaga sa Adventist Med, kami po ay advocate ng EO51 or milk code. Yeah. Dito po ay hindi po namin ina-advise ang formula milk. Kaya talagang napapangiti ng malaki ang ating nutritionist, ano? Breastfeeding is still the best for baby. At yung mga medyo growing up na po, ang sinasabi naman ng ating mga nutritionist, hindi po natin kailangan ng formula milk, kundi pakainin na po natin ng tamang mga pagkain. So, whole foods, plant-based. Ayan po. Lagi natin naririnig, ano? Okay. Paano po yung walang breast milk? Teka, nag-stop yung aking kodigo. Parang ang concern po niya, paano daw kung walang breast milk? Yan daw kasi ang kanyang naging problem sa kanyang anak. Kaya nag-formula milk siya, pero nag-allergy sa cow's milk. Kaya soy milk ang binigay ng pedia. Alam niyo po, ang government po kasi, na, no? may program po ang government na meron silang contact na mothers. Okay. Na maraming gatas, kagaya ng asawa ni Sir Wilson. Yung joyful mommy na sinasabi ko po sa inyo. Nag-donate siya ng gatas na kasama niya yung kanyang mga friends na Tapos pinapack nila ng safe yun, tapos pinapadalaan. May kumukuha sa kanila na government official para ibigay doon sa isang government hospital. Para doon sa mga babies na kailangan ng mother's milk. Mm-hmm. Kailangan lang nyo lang po ng contact persons o magtanong po sa government kung paano kayo matulungan kung wala po kayong gatas. Okay. Yun po ang first option. Yes. Yung second option po, tsaka na lang po tayo isipin kung walang choices po talaga. Okay. Pero mas maganda po magtanong tayo sa ating government officials. Naku, thank you very much, ma'am, sa iyong tip. Kasi marami din akong naririnig na ganyan, o paano yun, wala akong gatas and all. Pero may option pala para mabigay pa rin yung breast milk sa kanila pong mga anak. Good news po yan. Meron naman po sa mga doctors po na tinuturuan po kung paano mag-stimulate yung ating breast to produce. Dito po sa atin may mother's class na ginagawa ang ating OB department. So doon tinuturuan din nila. Meron po kasi mga massage na area na dapat concern po para mag-produce ng more milk. Okay. Thank you very much po. Thank you for the very informative lecture today.
God bless, sabi ni Ma'am Miriam Ildefonso. Oh, thank you po. Good morning, Ma'am Arlene Corpus and Miss Lady, sabi ni Grace Joy Corpus Riomalos. Ah. Kaano-ano niyo to, Ma'am? Corpus sister din. Sister-in-law po. Oh, lagi ko siyang tinatag sa ating ano. Okay. So, marami pong salamat sa inyong mga nakinig. Don't forget, sabi nga ni Ma'am, nutrition is very important dahil may lifetime impact po yan sa atin pong lahat. So, at this point in time, bago ko po kayo hinga ng inyong mensahe sa kanila, I would like to take this opportunity para i-share po sa inyong lahat kung ano naman ang mga services ng Adventist Medical Center Manila, embracing the new normal. Kasi syempre, hindi namin kayo pababayaan kahit na may pandemya. Okay, let's start. Bukas na po ang ating outpatient services para sa inyong lahat. Magpa-schedule lang po, ano, wala mo ng walk-in. Alam nyo naman, para yan sa kaligtasan po ninyo. At kung hindi po kayo makapunta dito, okay lang po, mag-register kayo para sa ating telemedicine. Ito yung makakapag-consulta pa rin kayo, pero sa computer nyo po muna makikita ang inyong mga doktor. Pag meron pong nireseta sa inyo dyan, pwede nyo pong, halimbawa, gamot yan, pwede nyo pong ipa-medicine delivery. Kung yan naman po ay laboratory or immunization, no, huwag kayo mag-miss. Meron po tayong home service or drive-thru. Hindi na lang po pagkain ang dina-drive-thru, Ma'am Arlene. Yun naman pong mga kailangan ng PT dyan. No? Yung mga exercises po ninyo, huwag nyo rin pong i-miss ang inyong session. Bukas na po ang ating PT and rehab dito sa ground floor ng Manila Adventist College. At kung kayo naman po ay dyan na lang sa bahay ang gusto, okay lang kasi meron po tayong PT and rehab home care. Upon the recommendation of your physical therapist at kaya nyo na po at meron kayong kasama dyan sa bahay to do the exercises, pwede na rin po ang tele-rehab. Okay, more, there's more. Huwag na pong tiisin ang mga sakit ng ngipin, mga kailangan pastahan at iba pa. Bukas na po ang dental services dito sa Adventist Medical Center Manila. Once again, wala po munang walk-in para sa kaligtasan po nating lahat. Magpa-schedule po kayo ng inyong appointment. Eto na, si Ma'am Arlene ay head ng Healthy Bites, okay? So, ayang nakikita nyo po ngayon, pwede po yung pick up or delivery. O kaya, pag pumunta po kayo dito, i-take out nyo po ang mga healthy na pagkain mula dito sa ating Healthy Bites. Marami po yan. Assorted na bread products and cookies. Meron po tayong mga juices, veggie meals. Ano po? Ano pa? Yung ating pizza. No, pwede nyo po yan ipa-pick up or delivery. Orderin nyo po in advance para ma-prepare po nila. Kasi syempre, hindi naman po yan iinitin lang. Talagang binibake po nila para ipadala sa inyo. And syempre, usong-uso to ngayon eh, yung artisan ube cheese pandesal, yung mung cheese pandesal natin, at meron tayong bago, yung raisin choco oats. Paborito ko yan. So, mamaya ulit, makabili. Ayan, mga gusto naman pong magpakumuha ng medical records ninyo, hindi nyo na rin kailangan pumila or maghintay dito, meron na po tayong Medical Records Express. Ano pa? Siyempre naman, dito po sa Adventist Medical Center Manila ay meron po tayong for mental health. Binabanggit po kanina, no? Depression and Anxiety Recovery Program. Ito po ay online, kaya kahit nasaan kayong parte ng mundo, pwede po kayong mag-join. Nakakaranas po ba kayo ng depression or anxiety? Magsisimula po yan ngayong July 26. Kaya mag-enroll na po kayo, mag-message lang sa atin pong Lifestyle Medicine Department. Ang number ay 0922-313-0554 or mag-email sa lifestylemedicine@adventisthealth-mnl.com o kaya tumawag po kayo dito sa trunk line ng Adventist Med Lifestyle Medicine, that is 8525-9191 Local 642. Okay, nabanggit ko na yung tungkol sa ospital. Siyempre, babanggitin naman natin yung tungkol sa ating college. Ang Adventist Medical Center Manila ay merong kapatid na kolehiyo. Ito ang Manila Adventist College.
At bukas na po ang enrollment para sa first semester. Okay? Kung kayo ay senior high school at ang gusto nyo ay STEM or ABM, dito na po mag-enroll sa Manila Adventist College or MAC. Kung kayo naman po ay papasok na sa college at ang gusto nyo po ay ang mga courses tulad ng nursing, PT, RadTech, o kaya naman pharmacy, 'di ba? Meron po 'yan dito sa Manila Adventist College. O kaya kung gusto nyo po ng mga business courses like accountancy, marketing or sa finance, meron po 'yan dito. At syempre, alam nyo ba that MAC has the first Juris Doctor course. Ibig sabihin, yung mga gusto pong mag-lawyer. Ano po? Nag-iisa lang yan dito sa Pilipinas. At siguro sa Southeast Asia din. Kaya kung gusto nyong mag-lawyer, dito na po kayo mag-enroll sa Manila Adventist College. Exciting po ang ating ministry dito. Ano? Exciting po ang ating ministry dito sa Adventist Med dahil maliban sa ating Facebook live streaming every 10 a.m. ng Monday to Friday, meron din po tayong teleradyo. Ayan, ang programang Voice of Health ay nagsimula noong July 1. Ito po ay every Monday to Friday also, 12:30 to 1. Mapapanood at mapapakinggan sa DWBL 1242 live streaming. Makikita nyo rin po sa iba't ibang Facebook pages katulad ng sa ospital, sa college, Hope Channel North Philippines, North Philippine Union Conference na Facebook page, ganun din po sa Adventist World Radio Philippines na FB page. Ayan, kaya nakakatuwa po dahil tuloy-tuloy. Oh, ang daming offers. Yes, ang pagbibigay natin ng informasyon para sa lahat. At syempre, bukas, imbitahin po namin kayo bukas, napakaganda ng ating topic. Ito ay tungkol sa mental and emotional health. Wow. Kayo ba ay naguguluhan? Kayo ba ay nalilito? Kayo ba ay, alam niyo, nahihirapan? Huwag po kayong mag-alala. Yan ang pag-uusapan natin bukas. Ano ba ang dapat niyong gawin? Makakasama natin ang isa sa ating mga counselor and chaplain. In fact, head chaplain po natin siya dito sa Adventist Med, si Pastor Jay Fajardo, isang practitioner na counselor. Kaya huwag kayong mawawala bukas, alas 10 po ulit. Alright, ang dami ko pong binanggit, ano? Maganda nga yun, kasi dito na lahat, ano? Yes. All in one. Opo. Meron po ba kayong gustong sabihin, Ma'am Arlene? Reviewers, mothers, especially. Knowledge is power. Yes. So, kailangan nating alamin sa ang mga bagay tungkol sa nutrition na ino-offer at ino-offer ng ating government para malaman natin at kung paano gawin siya. Yes. Dahil investment po natin to. Mm-hmm. Hindi siya investment na nakikita sa ito, kundi investment para pamana nyo na po sa inyong mga anak. Ayun. Ayan. Di po ba? Treasure po yan. Yan. Hindi po yung mananakaw yung i-invest niyo po sa inyong mga anak pagdating sa health. Alright. Kaya po, masasabi po na kayo po ang dapat mag-umpisa. Mm-hmm. Tayo po mga parents ang dapat manguna sa ikabubuti ng ating mga anak. Thank you very much. Napaka-inspirational po ng ating head dietitian. Ano, alam niyo po ba na si Ma'am Arlene ay regular contributor sa book na Health and Home, kung saan makikita niyo nga po na ang cover ngayon ay si Ma'am Eden, yung ating ding dietitian and health educator dito. Pero si Ma'am Arlene, regular contributor po dyan. At kung inyo pong in contact or na-encounter nyo na po itong libro na to, ayan, please grab your copy of The Healthy Juices. Makikita nyo po ngayon sa inyong screen, Healthy Juices, yan po ay authored by our health dietitian, Ma'am Arlene Corpus. Siyempre, hindi natin kalilimutan yan, ano? Oh. Okay, so sa pagkakataon pong ito, gusto ko pong i-share sa inyo ang ating Bible verse. Ito pong Bible verse natin ay napakaganda dahil sa sa 1 Samuel, verse 2.
1 Samuel chapter 2 verse 26. Tingnan niyo po ang sabi. And the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. So dito, talagang ang ganda no na bata pa lang siya, alam natin na yung pag-grow niya physically ay kumpleto. Kaya naaabot niya talaga yung kanyang full potential. Napansin mo, tinututukan siya ng kanyang mother. Yes, totoo po yan. Tinutukan siya ng kanyang mother. And in the same manner, ito pong verse na ito, somehow siya po ay related dun sa nasa Luke 2:52. So hindi lang siya si Samuel. Ang sabi dito, and Jesus increased in wisdom and in stature in favor with God and man. So siya rin ay tinutukan ng kanyang nanay. Diba? Yes. So napakaganda. Kaya isang paalala sa ating lahat na sa mga magulang po dyan, ipag-pray natin ang isa't isa. Ipag-pray nyo po ang inyong pamilya. Kung paano nyo rin po mas magagampanan pa best of capacity at sa tulong ng Panginoon kung paano palulusugin ang inyo pong mga anak. Mm-hmm. True. So true. Yes. Okay, so before we end, let us pray together. Almighty God, our Heavenly Father, thank you so much for this knowledge that you have imparted to us through Mom Arlene. We know, dear Father, that you want us to be healthy and happy and achieve our full potential, not only physically, emotionally, mentally, but also spiritually. Father God, help us all, especially the parents who are viewing right now, help them and their family to be healthy in every way possible while waiting for your soon return. Thank you for blessing us today, blessing Mom Arlene with all this information. May you be with all of us. In Jesus' name I pray. Amen. Ayan, yeah. Ma'am Arlene, thank you very much. Oh, thank you din. Oh, so uulitin po. Thank you po. Marami pong salamat sa inyong lahat dyan na mga nanood. Don't forget to share and don't forget to replay yung iba pa pong mga programs na ating natakel na. Dahil marami din po kayong matututunan dyan. At lagi-lagi nyo pong maririnig. Itong sasabihin ko ngayon, huwag nyong kalilimutan that lifestyle is medicine. See you tomorrow.